Ganun eh, no? Nako, mga nanonood dyan, ha? Hindi tayo ganyan pinalaki ni Jazz ML. So, huwag kayong pipik ng ganun, ha? Mga sa rank game, nako, Diyos ko, may Yugino. MM40 talaga. Oh. Tapos nag-all meet sila, tapos lahat sila sinasabi, palit game tayo mga boss ko. Ano, mag-asa pa. Umasa pa, gumawa pa ng tactic eh, no? May gusto pa magplano mag-palate game. Baka umabot, sabi ko, baka umabot na late game. Pero tara tayo guys sa ating game number 3, Blacklist International versus NXP Predator Solid. Pakilala muna natin yan. On third red side, yun ang Blacklist International. Edward ang gagamit ng Joed. Ako para sa Ling, Kyrie naman for this Esmeralda, Killer with the next Borg, and Dexter for the Hylos. At ito naman din, sa kabilang banda, pero yun nga lang, hold that. Pero, uy, naku po, yung blue buff, medyo nanganganib. Kanino kaya mapupunta yung knock-up coming from NXP Predator Solid. There's a first blood killing Rene J on that engagement together with Dexter as well. Ito na ang bawi. Dalawa kagad ang abante ng NXP Predator Solid dito at nakuha pa yung blue buff ni Lancelot. Uy, manghirap na ito. Esmeraldang walang buff. Ubus mana oo, yan. So, tingnan natin guys. Si, ang katapat pa niya if ever dito si Tams. So, si Tams meron ng damage. Yes, meron din sustain if ever. Pwede din sa early game. So, we can see here right now for NXP Predator Solid. Sila yung lumalaman pagdating sa gold. So, ito yung mga ayaw natin mangyari knowing na Ling yung kanilang carry. So, napakahirap kapag si Ling talaga yung naiwan pagdating sa farming on the early part of the game kasi literally siya talaga iikot for the team. Oo, sa kanya lang dito siya din yung aasahan dito halos tapos wala din siyang blue buff. Pero ito na, si Yawi, that ejector from Edward, game changing pero yun nga lang, kapos pa din sa damage. Hindi rin naman nasta ni, ano, ni Dexter yata ng sundot so nakakataas pero muntik na mga bestie wap. And for this Lancelot, solve na solve siya dito, nakakuha na ng kill, nakakuha pa ng blue buff. Nawalan pa ng blue buff si Ling doon, ha? Isa sa pinaka-importanting hero. Kung mga goods na goods dito, yung tama ka doon, goods na goods yung Lancelot. Parang pinatunayan lang niya kung bakit Lancelot yung kanilang pinick din on game number 2. So this time around for Rene J, signature hero niya din actually yung gamit niya ngayon. Bago siya talaga, bago natin siya talaga minahal sa mga ibang heroes, nakilala siya ng mga tao sa paggamit ng Cho. But anyway, 2-1 is the score we have. The gold lead on the side of NXP Predator Solid. Chester with a flicker out together with Cupa as well. So, kita natin ngayon for a Blacklist International, same nung nangyari nung game number 2. Palang na ano sila, totally sa middle lane. Pero ito na yata ang bawi kasi si H2, nako, nampatay ni Dexstar, mga kaibigan. At kita natin, napasorry na lang. Oo, napasorry. Napasapasori na lang mga best of H2O doon, nabigyan din naman. At least ma-shutdown man lang umapigilan yung pagdire-diretso pag-farm. Pero that setup play from Yawi, naku po, grabing-grabe catches too. At naku po si Dexter dito, wala nang buhay. Patay, another one, pasok in para si Kyrie. Edward, baka madamay din. There's a stun coming from PNK, but it's a no. Dexter lang nakakuha nila for that engagement. Pero comment yung setup ni Yawi doon na talagang worth it na kuha sila ng ano. Sakto yung pagkakapasok na, tapos kasama pa na nila doon yung thumbs ni MB ng NXP Predator Solid. Pero habang nangyari yun, we have Killer here on that X-Borg, magdi-deal ng damage dun sa top lane turret ng NXP Predator Solid. And Lord is now up for the gold lead, still nasa NXP Predator Solid, pero kailangan maging maingat dito yung NXP. Kasi nakakuha na ng buff or na-secure na lahat dito ni Ling yung mga pwede niyang kuha. At kita natin dito, Yawi with the Tyrant's Rage. Napakagandang block naman doon for this Kufra na NXP Predator Solid. Although makatakas dito si Ling, pero ang ganda nung setup play na ginawa niya. Oo, malupit ang galaw ang pinapakita dito sa atin ni Kuya Yawi, nakakaibigan. And for this, eto na, si Chester dito, inapoy lang din naman coming from Killer. Baback up lang mga best up. Here comes H2O. Busy pa ng konti. So, tulungan nyo ako sa buff para makabackup ako dyan kagad, syempre. Diba? Sasali. Naku. Para na ready na, no? Pero dito si Rene J, mga kaibigan. Nasipa si Aqua. What a connection for NXP Predator Solid ngayon. Nakikita natin, Turtle has been taken here by the team as well. Last Insanity for Killer ngayon. Dexter na iwan and a kill. Double kill to be exact by H2 sa kanyang Lancelot. Mala follow up connection, mala ano, mala slam dunk. Aliyup, ayun, aliyup play, aliyup play. Esensya na kayo, tagal ko na di nagbabasketball eh. Mula mga... Aray, umaliyup play! Umaliyup play mga best, diba? Pinasa ni ano, pinasa ni Rene, JK H2O, nasaksak direkta. Dinakdak. Parang pagkain yun, ha? Dinakdakan. Ayan, pagkain na may pinag-uusapan. Pero kita natin ngayon, NXP. Makasira ng Tori against Blacklist International.
Although for NXP, napakaganda ng ginagawa nila ditong synchronization of skills. One good example, yung yakap ni Yawi kanina, tapos yung pasok naman dito ni Renny J. Actually, pilit niya pumasok with a flicker, tapos automatic, bigay niya kay ano. Pero si Chester dito magiging sacrificial lamb. For NXP, they're solid, pero mukhang nga sandwich play ang gagawin dito ngayon ng NXP na gamit ng mga skills at dial chat. That is going to be a secure kill for the team. Si Kyrie dito nag-purify, pero damage is real. For Yawi, makatakas ba yan? At tanong Cyclone, Isaac na lang dalawa. Retry plus a kill. Retry na. Sinecure na. Pininislow na rin para maabutan. And for that, medyo bumitime na lang din si Kyrie doon kasi alam niya wala na rin siya pupuntan if ever. So, mga kaibigan, for this game number 3, NXP Predator Solid is on the lead. So, nasa lang alamangan, 4K or 4K golded din. And let's check their item gears so far. Oops. Okay, so dito para sa ating Blacklist International, mukhang nga Thunderbelt ang uunahin dito ng Esmeralda. Although naka-omas na dito yung ano, naka-omas na, ayun, nabalibag mga kaibigan si Renny J dito ang pinanggigilan and a kill for Blacklist International. Walang trade naman dito ng NXP. Predator Solid is this second tier turret sa may bottom lane. Nakita nyo din naman doon mga Bestie Wap. Masakit-sakit na rin ang Blacklist International, di rin papalugi and pinatay na lang din dito si Renny J. Kuyata, dali doon, si Nolo kill ni Kuya Yawi ng Pinas and another one. Ganda, kumaliban sa mga setup lane na pinakita niya kanina, pinakita din niya, ayaw din naman pumatay, mga best of relax lang. Grabe no, 2-0-3. Thank you, 2-0-3 para kay Yawi, 4-3. Ah, it drives. Pero na, 8-4 ating score. Ladies and gents, 6 minutes and 47 center game time. PNK dito with that OMAS, gaya na sinabi natin. So more on crowd control talaga dito yung gustong kuhanin ni Paring Chester. Later on, sa ating laban, makakita na tayo ng mas defensive na items para sa kanya. So, ibig sabihin nun, mas tatagal siya pagdating sa laro natin. And si Renny J this time around, dito naman siya sa may bottom lane maglalagay. And BOD for H2 para sa kanya, Lancelot. Mga bestie up and for this oops ako gusto pa may dire-diretso yata ang mga patayan ladies and gents. Edward dito running out of life. Renny J makukuha ba siya? Pero hindi, na unstoppable force na lang with the way of the dragon as well. Pero yun, patay with that mega kill from H2, another ulti for Aqua, disengage pero mabubuhay na. Oh yun, si Yawi ang napasobra doon at tinamaan ng ligaw na bala mula sa third tower ng Blacklist International. Medyo napaasin pero lang. Pero grabe, no? Grabe yung damage dito. Tsaka sunod-sunod yung bato ng NXP dito against Blacklist International. Kaya nahihirapan din countering dito ng Blacklist International. Although, pinaproblema dito for Blacklist International, unlike for NXP, meron silang mga AOE na crowd control. For Blacklist International, more on single targeting. Speak of single targeting, ito na yung single targeter nilang tank na Hylos ang mamamatay sa kamay ng NXP. Yep, medyo mahirap na ang sitwasyon ngayon ng Blacklist International naman, ladies and gents. Maliit ang visuals nila for Blacklist International. The thing here, magka-alert na naman later on in the life. Third turtle is now up and NXP Predator Solid, napakalaki na lamang nila. Another set na naman, mga kaibigan, isipin mo yun, napadaan lang yung Blacklist International doon, ginaw na ni Kuya Yawi, yun nga lang. Alam naman natin, nadadalawa lang din sila ni Renny J. So, I think that's a bad setup play na alam mong wala kang hard hitter or di nyo kayang patayin pero sinet mo pa rin. So, there might be a problem for communication pero hindi naman din sobra ka-big deal. At least, isa lang naging casualty. Pero tingnan natin yung item na Esmeralda kanina, parang wala pa siyang damage doon against this Kufra. Okay, so ganyan yung sinabi natin kanina, Thunderbelt yung item niya na bubuen. So most probably this is a Feather of Heaven na susunod niya. So pinaka-damage pa rin nila dito is mostly dependent on the sling of Blacklist International. So far for this one, medyo nasa delikado yung sitwasyon si paring Kyrie natin ng Blacklist International. Kung makikita natin sa mapa, tatlong players dito ang naghahabol sa kanya. Nice, samama pa ng PNK ngayon. Nako po, monster kill for H2 ngayon sa ating laro. Grabe, nakakuha pa ng kill doon sa top lane, ladies and gents. But for H2, 7-1-2 ang kanyang scoring dito. And nasa kanya na naman ang susi ng NXP Predator Solid. Another one, killer dito, natanggalan na lang din ang Firaga Armor. Tanggal din ang kanyang immortality. Tinabihan, mapapatay ba? Pero Rekta ulti, killer dito, mamamatay. But sa no, naaligtas
dito, pero hindi makakawala mga kaibigan. Here comes Yowie, another one set up play, pero si H2O dito, inaamulin Dextar, and despite be a kill, no turnaround, but here comes Aqua to shut down that H2O things, and 2-4-1 trade ang nangyari for that engagement. Nako, si H2. Grabe, yung damage share pa dito ng yung anak ko. But anyway, nandito pa rin ang NXP Predator Solid tumalaban sa may ating inhibitor turret na iwan nga lang si Envy doon sa ilalim ng tore. At habang nakikita natin yan, it's gonna be a 2-for-2 trade for the both teams. So, yun nga lang nakita dito with a cheat condo as well. Para naman dito kay Renegade. At sumama pa ng isa kasi masisipan nga si Aqua. Shun po, grabe no. Dalawa yung gustong ano. Dalawang tamaan after ng jit ko to dumiretso flicker kasi namatahan niya yung ano dito ng Ling ng Blacklist International. Last insanity for a killer and that is an out for both teams at Kyrie naghahabol pa na item dito for Blacklist International. Yep, tama ka dyan. So, kailangan din makabawi. And so far, sa nakita natin, si Kyrie ang sumisegue push siya sa Blacklist International. Still a good thing, an objective, still an objective. Napapaluwa, at least napapaluwag o napapahinga niya yung mga teammates niya to, and providing, by providing those spaces. So, mga best of nakita natin, magkaiba parehas ng laro itong dalawang team na to. And si Yowie nga lang doon, ako po, tinulungan pa ng Lord, pero disengage yata. Hindi, pasok si Killer Yowie, will gonna go down, another one, pasok. Hindi naman kay Kyrie, Chester dito, ilalaban, but here comes H2O yata, ladies and gents, but it's a no. Ito, si Dextar, nakita sa abilang banda naman, si Killer doon. Grabe, dala-dalawa ang bakbakan. Ito na nga, tatlo pa si Dextar, patay din. Ito naman sa abilang banda, pangalawang camera. Disengage na, hindi niya kaya. Okay. Actually, maganda yung ginawa din ng Blacklist International. Although nakita natin ang mas maganda na ginawa ng NXT Predator Solid naman, is nakita natin yung layo ng pinuntahan ni H2 para lang madiretso yung players dito ng Blacklist International. Lord has been taken here by the Lancelot. Patay din ang players dito ng Blacklist International. So napakagandang ginagawa dito ng NXT Predator Solid. They have the Lord on their side. At patay dito yung majority of the players of Blacklist International. So yung gold na sinasabi natin kailangan nila habulin, mas matagal nila bago maabot. Yup, tama ka dyan. And for this, another pressure for Blacklist International at may Lord din sa middle lane. Eto na, naupo, papasukin rekta, ulti lang din naman para H2O set din dito. Or ulti para naman Tyrant's Rage kay Yowie, bouncing ball, pero naupo, wala pa rin mamamatay yata dito. Disengage lang muna, relax lang. Oops, Blacklist International trying to defend their own base. Ulti para kay Killer. Oops, para mag-minion rage shield lang. Ito na mga kaibigan. So, kita natin dito, dependent pa rin naman. Although, sira ang inhibitor turret sa may middle lane. At kita natin dito for NXT Predator Solid, kompleto sila. At grabe, yung zone out na ginagawa dito ni Cupa ng NXT Predator Solid. Middle lane dito, kailangan na talagang bantayan nila if ever pag nagkaroon ng minion wave kasi possible na possible dito mag tower lock ang NXP because meron silang Cho. Pero kita natin ngayon, nice save! Para kay Yowie, man! Talagang Superman! Bahala, ito Batman pala kasi literal bahala si Batman. Pag nasa walang posisyon si H2 ngayon, kita natin si Chester mamamatay din ngayon sa ating laro. Napakakunat nga lang ni MP, ginamit na ang contract Infernal. Habang nangyari yun, si Renegade nag-aantay ng tamang timing kung kailan ba papasok. Ito na ang kanyang kundo. Nahuli dito si Aqua, pero flicker, naku po. Nagkamali ng pasok. Ito na nga mga kaibigan, pero another kill. Patay pa din mga kaibigan, apat ang dead. Deads dito sa NXT Predator Solid, but look at that, grabe. Yun lang ang problema doon. At least naligtas ni ano ni Yowie, ang ganda ng pagkaano niya doon. Na-stun na ako doon sa nakita ko na yun. A beautiful save from Yowie and H2O connections. And for that, nahirapan nga lang ang NXT Predator Solid to end that game number one. And well defended for Blacklist International. Nakahinga na naman sila dito. At this time around, may item na rin to for sure. So, pero ang ganda-ganda ng ganda lang ginawa ni Yowie kanina, hindi pa rin ako nakaget over kasi yung pinaka-ginawa ng Blacklist International was gusto nilang patayin talaga si Lancelot. Pero nakita ni Yowie at ready siya kung paano kukontrain dito yung gustong gawin ng Blacklist International. At nung kinontra niya, hindi lang isa, patatlo yung hinabol niya. Pero kita natin dito si H2, hindi na yata makakatakas pa. Killer will kill at last insanity pa para sa kanya. Pero Falling Star mo dito nakaready sa may bandang likod si Kyrie. Not enough damage. Naku po, pinasok dito. Nangagupa ng BNK si Dextar na iwan against 4 players dito ng
NXP Predator Solid. Pinasok pa nga ni Yawi habang pinapatay si Dexstar. Zinozone natin ngayon dalawang players dito ng Blacklist. Tama ka dyan. At si Killer yata dito. Naku po, huwag papapatay. Blacklist International. Baka marekta kayo kung sakasakali. And 12-13 ang ating score dito. Pressure is real. Buti na lang na flow din ng Blacklist International ang bottom lane and the top lane as well. So I think hindi kakayanin pa ng NXP to na rektahin kung sakasakali ang base ng Blacklist International. 40 seconds pa bago magka-Lord. May item na rin naman din dito si Ling at saka si H2O. H2O mas mataba nga lang. So sobra, syempre. Oo, pero maganda yung ano dito ah. Comment natin dito kay Edward ng Blacklist International kasi so far dito for Blacklist International, ang nagiging effective sa nila was to pick off or unahin agad dito si H2O. And because of that ejector, automatic, nahihirapan or napipilitan mag-engage ito at teamfight dito ng NXP Predator Solid. Ang maganda ginagawa nga lang though ng NXP Predator Solid, si Yawi, kapag ka may hinahawi siya dito, zinozone out niya na yung pwede maging backup ng possible na naiwan pagka may tumatakas. Exactly. Tama ka dyan. Ito na. Naku po, Lord Enhanced na rin to. Labas na mga kaibigan si Chester dito together with this tutang pikit, kumbaga. Tamang zone lang o pressure lang din dito sa bottom lane. Tutang pikit, bae. Ano pa, nakapikit pa? Tutang pikit pa. Bagong panganap pa lang if ever. Pero dito kaya ako, ito na yung akatawad for NXP Predator Solid. Meron na rin ditong BOD si Aqua ngayon. Pero Tempest of Blades, ginamit na niya si Yawi na iwan doon sa may banda likod. Pero ito na kanyang Tyrant's Rage, mga kaibigan. Si H2 medyo na palikulan din ang pasok doon. Yawi halos wala na buhay. Pero nice crowd control doon. MD pasok. Aba nangyayari yun. We have Renny J sa may banda likod. Question, kung papasukin niya ba dito si Edward na halos wala na buhay or go for an objective. Aba nangyayari yun. We have Esmeralda cutting all the minion wave na magpo-flow coming from the mid lane dito ng NXP. Grabe, mga kayo. Ito na naman, si PNK together with this dutang pikit ng besties. Ang problema doon, ang naging problema lang din doon, na-depensan o na-pre-pressure ng ano, na-pre-pressure yung NXP Predator Solid kasi nakita nila na open yung ano yung middle lane. So, parang nahati yung ano, squad nila doon. Pero yun nga lang, grabe si Aqua, ang naging casualty doon. Gusto lang sumilip sa Lord, pero na-delikado pa, Renny J. With that kill, another one, H2O naman din ang sasagot. Ito na at nako po, Dexstar, try to escape with his Hylos, pero mayroon niyang immortality, mapapop, makapabubuhay, pero mamamatay din. Ayan na mga kaibigan. 3 man down, 4 Blacklist International. Tapos nandito, mutikan pa mamatay si Renny J. So, medyo, ano to, as much as possible, kailangan makauwi na dito ng Esmeralda para makapag-defend. Kasi, 18 seconds bago mabuhay dito yung Ling ng Blacklist International at pwede tower lock dito. At yun na nga, ang ginagawa ng NXP Predator Solid winning this series against Blacklist International. Grabe naman din.